Isang mapagpalang araw sa inyo mga bata, kumusta kayo? Na may nasa mabuti kayong kalagayan ngayon sa Araling Panlipunan, Module 7, Araling Isa, ating tatalakayin ng paksang ang sariling kwento at karanasan ng mga kamag-aral at iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit bago yon, huwag kakalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel para sa iba pang mga aralin na ating tatalakayin. Para sa aralin ngayon, meron tayong tatlong layunin. Una, malaman ang mga bagay na dapat gawin para sa kalusugan. Pangalawa, masabi ang kahalagahan ng may maayos na pangangatawan. Pangatlo, may sagawa ang mga gawain na ipapanatili ng magandang kalusugan. Halina, magsimula na tayo ng ating aralin. Halina't magbalik-aral. Ano-ano ang mga pinag-aralan natin nung nakaraang talakayan? Tama, tungkol sa mga impormasyong hindi nagbabago sa isang tao. Ano-ano ang mga impormasyong hindi nagbabago sa isang tao? Una ay, tama. Pangalawa, mahusay. Ang dalawang impormasyon na hindi nagbabago sa isang tao ay una, ang pangalan at ang kaarawan. Ang pangalan at karawan ay hindi nagbabago sa isang tao. Ngayon, may papakita akong larawan. Tingnan mabuti ito. A at B. Larawan sa A, larawan sa B. Tingnan muna natin ang larawan sa A. Anong napapansin nyo? Tama, batang babae at batang lalaki na. Tingnan nyo ang mga damit nila. Tingnan nyo ang mga buhok nila. Tingnan nyo naman yung pangangatawan nila. Anong masasabi ninyo? Very good. Malinis at maayos. At tingnan nyo naman yung letter B. Tama, madumi ang kanilang damit, kanilang katawan at hindi rin sila nakapagsuklay. Sa tingin nyo, anong ginawa ng mga bata sa letter A, ang batang babae at batang lalaki na yan, kung bakit napapanatili nila na maayos ang kanilang pangangatawan at itsura? Yung mga ginagawa ba sila? Bilang isang bata, ano-ano ang maaari nating gawin upang mapangalagaan natin ang ating katawan? Ano-ano nga ba? Ikaw, paano mo inaalagaan ang iyong katawan? Wow, very good! May papakita si teacher na larawan. Tingnan mabuti ito. Ito ay mga halimbawa ng iba't ibang mga gawain na ginagawa natin para mapanatili tayong malusog at maayos ang pangangatawan. Tingnan natin sila. Sa una, nakikita nyo ay sisipilyo. Sige nga, paano magsipilyo? Tama. Dapat sisipilyo tayo pagkatapos kumain. Almusal, tanghalian, hapunan. Pangalawa ay dumudumi. Dapat araw-araw tayo naglalabas ng ating kinain. Dumudumi tayo araw-araw. Pangatlo, naliligo. Sino dito naliligo araw-araw? Very good. Dapat araw-araw tayong naliligo gamit ang sabon at nag-shampoo. At pagkatapos, syempre, magpupunas tayo gamit ng tuwalya. Pang-apat, nagsusuot ng malinis at maayos na damit. Tandaan, dapat malinis ang damit na sinusuot. Sunod, sino dito kumakain ng mga gulay? Oh, galing nga! Kumakain ng prutas. Good job! Umiinom ng gatas. Very good. Dapat kumakain tayo ng masustansyang pagkain para mapanatiling malusog ang ating pangangatawan. Dapat din ay nag-ehersisyo. Sige nga, stretching muna tayo. Nag-uunat-unat dapat ng katawan. Nag-e-exercise. Dapat din ay nagugupit tayo ng kuko, nalilinis tayo ng ating tenga, natutulog tayo ng mahimbing sa gabi. 8 oras. 8 hours dapat ang tulog natin. At dapat good vibes. Happy. Lagi tayong masaya. At positive ang iniisip. Okay? Kayo, anong mga ginagawa ninyo? Naliligo ba kayo araw-araw? Nagsisipilyo ba kayo ng ngipin? Nagsusuot ba kayo ng malinis sa damit? Kung ganun, tama ang iyong ginagawa. Dapat panatilihin mo ang iyong katawan at kalusugan na nasa ayos. Para sa ating pagsasanay, may papakita akong iba't ibang mga larawan at sasabihin kung check kapag kakapagpalakas ng katawan at X kapag hindi. Ulitin ni teacher, titingnan ng larawan, sasabihin kung check kung nagpapanatili ng maayos na pangangatawan at X kapag hindi.
Anong ginagawa ng nasa unang larawan? Check ba yan or X? Wow! Good job! Check. Dapat lagi nagsisipilyo. Tatlong beses sa isang araw. Very good. Pangalawa. Okay. Galing nga. Check. Dapat tayong nagsusuklay. Pangatlo. Okay. Diyan ay X. Bakit anumang kinakain niya? Hamburger. Dapat hindi tayo kumakain ng mga processed meat or yung mga junk foods. At tinan nyo naman yung nasa damit niya, tinan nyo naman yung bibig niya. Okay, kalat-kalat, madungis. Dapat pag kumakain tayo ay magpupunas tayo ng tissue or panyo at dapat hindi natin hinahayaang mapuluan ng ating damit para hindi namamansyahan o nadudumihan. Pang-apat. Okay, dapat hindi tayo nagpupuyat. Dapat sapat ang ating tulog, 8 hours kada gabi. Huwag magpupuyat. At panghuli, napakagaling mo naman. Check, kumakain dapat ng prutas at gulay. Huwag din kakalimutang uminom ng gatas at maraming tubig. Tandaan, mahalagang pangalagaan ang iyong katawan. Para sa ating takdang aralin, isulat sa inyong kwaderno ang mga gawain na iyong ginagawa upang mapanatiling malusog ang pangangatawan. Maraming salamat sa iyong pakikinig, naway may natutunan ka sa ating talakayan. Hanggang sa muli, paalam!